May kanya-kanya tayong rason kung bakit tayo pumapasok sa isang relasyon. Siguro dahil nagustuhan mo talaga ng sobra yung taong to. Naramdaman mo na komportable ka rin sa taong yan. Naramdaman mo na parang siya na yung soulmate mo. Nakilala mo yung tao na yan at the perfect time at the perfect place, di ba? Kaya siguro naging dahilan yan kaya pumasok ka sa relasyon. At may mga rason din na hindi tama. Ito yung mga maling rason kung bakit ka magmamahal. Kung interesado kang malaman kung ano yung mga maling rason na yan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng videos na katulad nito para matulungan kang maging best version ng sarili mo at maibigay mo syempre yung best self mo sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang rason na mali, ha? Maling rason kung bakit ka papasok sa isang relasyon ay dahil nagsawa ka na sa buyo ng iba. Yes, di ba? Kadalasan yung mga tropa natin, mga kaibigan natin, ka-office mate, co-workers, even yung mga kamag-anak, di ba? Binubuyo tayo sa mga tao na niisip nila na perfect match para sa atin. Kasi wala ka pang jowa o tagal mo nang walang jowa, di ba? At paulit-ulit sila sa mga ganitong senaryo, mga ganitong pang-aasar, pang-bubuyo, di ba? At nagsasawa ka na, naririndi ka na sa mga sinasabi nila. At gusto mo nang pumasok sa isang relasyon para patunayan kung totoo ba yung sinasabi nila o hindi. Yan ang mali mong gagawin, kapatid. Kasi kapag ka ginawa mo yan, hindi mo lang nilalagay yung sarili mo sa alanganin. Binibigyan mo pa ng rason yung sarili mo na pumasok sa isang relasyon na hindi ka magiging masaya. Kasi nabuyo ka nga lang talaga ng iba. Sabi ko nga sa previous video ko, which is yan. Yan. Minsan, kaya tayo nabubuyo o binubuyo ng mga tao sa paligid natin na pumasok sa isang bagay na hindi pa natin nagagawa o hindi pa natin nasusubukan o hindi pa natin nakikilala yung tao na yun ay dahil gusto nilang gawin yon sa sarili nila pero hindi nila magawa. Ibig sabihin, gusto nilang makilala yung taong yun, papalapit doon sa taong yun at ikaw yung ginagawa nilang pain para doon. Kasi ikaw lang naman yung single eh, di ba? Kaya mas kikiligin sila kapag ka, kayo yung nagkasama, kayo yung nagkapareha, di ba? Which is kung sila yung single, sila yung kikiligin. Sila yung gusto nilang makapareha noon, di ba? Pero since ikaw lang yung single, ikaw na lang, di ba? Since single naman kayo dalawa, kayo na lang, di ba? Iyon ang pangit na paniniwalaan natin mula rin sa mga tao sa paligid natin. Yung buyo nila sa atin. Kasi usually, yung buyo, yun yung nagpapahamak sa atin, di ba? Yun yung nagiging rason kung bakit tayo mas nagiging malungkot, miserable at madalas yung pag-iyak, di ba? Kaya kapatid, kung papasok ka sa isang relasyon dahil nabuyo ka ng ibang tao na pumasok sa isang relasyon o kilalanin at piliting piliin yung taong pinipili nila para sa'yo, pakiusap, huwag mong gawin kasi posibleng hindi ka maging masaya sa magiging resulta niyan sa buhay mo. Okay? Sit tayo sa ikalawa. Ikalawang maling bagay na magiging dahilan mo para pumasok sa isang relasyon ay yung akala natin na kapag pumasok tayo sa isang relasyon, dun tayo magiging masaya. Minsan iniisip natin na siguro pumasok na lang ako sa isang relasyon para masatisfy yung mga gusto natin. Maibigay ng taong pinili natin yung mga bagay na hindi natin maibigay sa sarili natin. At kapag nangyari yun, magiging masaya siguro tayo. Makawala yung problema, makakaalis ka na sa bahay nyo na puro problema, puro pasakit yung binibigay sa inyo ng kapamilya nyo. Di ba? Makakalayos ka na sa responsibilidad mo sa pamilya mo. Magiging masaya ka na, mas magiging malaya ka na. Di ba? Bukod pa doon, may kasama ka pang partner, di ba, sa buhay. Akala natin na ganun lang kadali ang pagre-relasyon. Na doon tayo sasaya ng tuluyan. Kapag ginawa natin yung mga ganitong desisyon, magiging sobrang saya natin. Yun ang mali nating nagagawa. Kasi yung taong pipiliin mo, kapatid, sigurado ako na may imperfections yan. At possible, kapatid, na yung imperfections niya ay hindi mo makikita pa kung hindi pa kayong magsasamang dalawa. At usually, makikita mo lang yan kapag huli na ang lahat.
nagkaroon ka na kayo ng pamilya, nagkasama na kayo sa isang bahay sa mahabang panahon, di ba? Yung sitwasyon na akala mo doon ka sasaya will turn out to be most stressful feeling pa na sitwasyon na darating sa buhay mo. Na akala mo, yun yung sasagot sa problema mo. Yun yung magiging rason mo para mas maging maligaya at malaya. Kasi kapatid, ang relasyon, hindi yan puro kaligayahan lang. Puro happiness lang. Puro blissful moment lang. Kadalasan, ang pagsasama ay lalong tumatatag kapag lalo kayong nagkakaroon ng maraming struggle sa buhay. Katulad ng sitwasyon na iniiwasan mo. Kasi sa totoo lang kapatid, magiging masaya lang naman kasi talaga tayo kapag ka may mga problema tayong nare-resolve on our own. Tama? The more tayong nakaka-encounter ng problema at nare-resolve, na-overcome, nalalagpasan yung mga problems na yan, the more tayo nagiging masaya sa company ng mga taong kasama natin dyan. Kaya kung akala mo na doon ka lang sasaya sa isang relasyon, na kaya ka papasok sa isang relasyon ay dahil nakikita mo yung mga tao na masaya sila sa pagsasama nila, lahat yan kapatid dumating sa sitwasyon na halos masira na silang lahat. They struggle but they overcome it. They choose each other over anything. Kaya kung iniisip mo na puro masaya lang yung relasyon, kaya ka papasok sa isang relasyon, yun yung mali mong magiging decision. Dahil again, ang relasyon ay mas mapapatibayan kung mas marami kayong problemang nalalagpasan at napagtatagumpayan. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong rason, ha? Ikatlong maling rason, kapatid, kung bakit ka papasok sa isang relasyon. Dahil iniisip mo na yung relasyon ay yung sagot sa lahat ng problema mo. Actually, usong-uso na to sa panahon ngayon. Usong-uso na to sa mga bata. Akala nila, pag pumasok sila sa isang relasyon, mareresolba yung mga biggest, darkest secrets na pinoproblema nila daily. Kakulangan ng pamilya nila sa kanila, kawalan ng ganitong komunikasyon sa loob ng bahay, kakulangan ng pagmamahal ng magulang nila sa kanila. Kung papasok ka sa isang relasyon dahil wala yung ganitong pagmamahal sa'yo, papasok ka sa isang relasyon para maresolusyonan yung ganitong problema sa buhay mo. Papasok ka sa isang relasyon para masagot ang lahat ng hinanakit, masolusyonan lahat ng paghihirap mo, mali ang iniisip mo. Dahil ang isang relasyon is not a cure-all answer. Ibig sabihin, kapag pumasok ka sa isang relasyon, posibleng mas maging masaya ka sa previous situation na meron ka kaysa ngayon. Mas nagiging better ka. Or posible rin na mas mapalalapan nito yung sitwasyon mo. Yung tipong imbes na makakaramdam ka ng pag-alaga, pagmamahal, pag-aaruga, yung bagay na hindi mo nararanasan mula rin sa tahanan na meron ka, ihahanapin mo sa labas ng tahanan niyo. At iniisip mo yung relasyon na pipiliin mo yung magiging sagot sa problema mo. At hindi niya maibigay yung ganitong hinahanap mo sa isang relasyon mo. Na imbis na maging masaya ka sa piling ng taong mahal mo, natitake for granted ka pa niya. Mas pinipili niya pa yung mga bagay na mas magpapasaya rin sa kanya kaysa sa'yo. Anong iisipin mo? Diba? Anong magiging sitwasyon mo ngayon? Hindi ka na masaya sa kung anong sitwasyon mo before. Mas hindi ka pa naging masaya sa piniling mong maging sitwasyon ngayon. Which is sobrang painful na. At ayokong maranasan to ninyong lahat. Kaya nga, gumawa ako ng tatlong bagay, tatlong rason na katulad nito para matulungan kayo kapatid na huwag kayong basta-bastang papasok sa isang relasyon na hindi pa kayo handa, hindi pa kayo buo, at hindi talaga nyo pinili na pumasok sa isang relasyon. Dahil kapag ka ginawa nito, hindi kayo magiging masaya talaga. Kasi lahat ng bagay may proseso, lahat ay may perfect timing. Huwag nyong ipipilit madaliin ang lahat. Huwag nyong hahayaan na pakinig ka lang sa buyo ng ibang tao. Huwag mong iisipin na puro masaya lang yung pagdadaanan nyo sa relasyon na papasukin mo. At yun yung magiging solusyon sa problemang meron ka. Dahil kapag ginawa mo yan kapatid, posibleng yung sitwasyon na akala mo magiging masaya at blissful para sa life mo, sa buhay mo, sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, ay posible palang mas maging bitter medicine na magpapahirap pa sa'yo. Kaya mag-iingat ka kapatid. Again,
I'm not a relationship coach at hindi ko kayo pipiliting paniwalaan yung mga bagay na sinasabi ko. Nandito lang naman ako para tulungan ka maging best version ng sarili mo at kayo pa rin ang magdidesisyon kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero kung natouch ka dito sa video na ginawa ko ngayon, please help me share this video sa mga loved ones nyo na nangangailangan ng ganitong idea, tips, and advices para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin po ako sa kanila. Quick shoutout muna pala tayo, kapatid. Shoutout kay Adrian Gamus. Shoutout kay Miss Emily Gutierrez na palagi nakasuporta sa bawat videos ko. Kay Miss Cheryl Del Rosario din na palaging nanonood ng videos ko. Shoutout po sa inyo. Kay Miss Maribik Handokil na laging nakatune in at nag-aabang sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. At shoutout sa lahat ng taong natutulungan ko sa bawat video na ginagawa ko. Ginagawa ko to at nagpatuloy ko tong ginagawa para matulungan ko pa kayo maging best version ng sarili nyo para maibigay nyo nga yung best self nyo sa taong man. So yun lang. Maraming salamat ulit sa panonood and I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. God bless. Peace.